So, paano i-connecta ang iyong Lenovo tablet sa projector? So, napakasimple lang ng mga steps na to, pero may kailangan kang bilhin na ano lang naman, na mura lang naman siya. So, ang kailangan mo dito ay, syempre, yung projector mo, so VGA yung output niya, or if may HDMI ka, mas okay. Then, since wala akong HDMI na ginagamit, gagamitan ko siyang ng VGA to HDMI converter. Then, kailangan ko nitong HDMI to HDMI female connector. Dahil, gagamitan ko siya ng Anycast na ito. Ginagamit siya para maging smart TV yung inyong mga TV na hindi smart TV. Ayan, so ito yung kailangan ko. Then, may free na siya nito. Ito ay nabili ko lahat sa Shopee lang naman. So, syempre, power supply at yung tablet. Okay? So, ganito ang kanyang connection. Ayan, so ang una mong kailangan gawin ay syempre, isipin natin na ito ay galing sa projector. So, itong VGA cable na to. So, isasaksak natin itong VGA to HDMI dito sa projector. Ayan. So, make sure na maayos yung pagkakasaksak. Then, dito naman sa kabilang dulo, kakailanganin natin itong HDMI female to female. Kasi ito yung para magiging connector niya. So, pagkasaksak natin dito, make sure din na fit yung pagkakasaksak. Dapat maluwag. So, yan. Okay na yan. Then, ito yung isa mo pang kailangan bilhin. At sa Shopee naman to. So, make sure lang na before bumili, ang tawag dito is Anycast. Before bumili, tingnan muna yung mga review. If, okay na gumagana kasi yung iba scam na hindi naman pala gumagana and nabili mo na siya. So ito ay mura lang, less than 500 or less than 400 lang. So isasaksak na natin itong Anycast dito sa kabilang dulo. Concept lang nito is para mo mapag-connect itong HDMI to another HDMI. So saksak na natin. Yan. So syempre lalagyan natin siya ng itong kabilang dulo niya. Ito yung parang pinaka-antena niya. So dapat medyo nasa maluwag na space siya. And lalagyan na natin ng power supply. Kasaksak ko nito. So dapat make sure na umilo siya ng blue. Pumapansin nyo sa projector, ito ang lalabas. Ayan. So may kita nyo, ito yung parang kanyang pinaka main ano niya, main screen niya. So may kita nyo doon sa upper left, may nakalagay doon na SSID. Ano meaning nito? Ito yung parang pangalan ng wifi mo. Then sumunod naman is itong password niya. So kung may wifi ka, syempre lalagyan natin ng password. So ano next step? Let's now proceed sa tablet. So pagdating sa tablet, syempre alam naman natin na may wifi siya. Then yung mga bagong tablet, hindi naman sobrang bago, pero yung mga latest na tablet ngayon, meron na siyang tinatawag na casting. Kumbaga, mini-mirror niya yung nakikita ng tablet sa device na may wireless connectivity. So, ito nga yung binili natin na Anycast. So, dito sa settings, ginagamit ko is Lenovo tablet. Punta muna tayo sa setting ng Wi-Fi. So, since kanina, nakalagay dun sa sinasabi niya SSID is, pag natin yung Wi-Fi ah, nakalagay sa SSID is Anycast A22D221. So, ito yun, pinakauna. So, connect muna tayo. So, ang lalabas sa kanya is connected, no internet. Okay lang yun. Wala talaga siyang internet. Connected ka lang sa Wi-Fi. So, Wi-Fi not necessarily means na may internet ka. Wi-Fi is a type of connection. So, meron dito sa connected device. Then, meron ditong connection preference. Then, i-click yung cast. So, sa casting, hindi siya basta-basta may kita agad dito. Dito sa upper right, meron dito 3 dots. Then, make sure na enable wireless display. Then, so, lalabas na rito yung Anycast A22D21. So, click natin to. And, mapansin nyo, dito ba sa screen? Hindi ko alam. Connecting siya. Connecting pa lang naman. Yan, wait natin. So, niloload niya yung mga kailangan niyang preferences. So, make sure na habang nagko-connect, medyo accessible na itong kabilang dulo ng Anycast. So, wait natin mag-connect. Ayan, so kung mapapansin nyo, Anycast A22D21 connected na. So, itong tablet natin, screen ng tablet natin ay nakaproject na dito sa projector. So, kung ano man yung gagawin ko, dito sa tablet na ito ay makakaproject na sa screen ng projector. So, para hindi ka na mag-laptop, so testingin natin mag-open ng PowerPoint. So, mag-open lang ako ng file.
tapos ito, sample PowerPoint lang. Then, mas okay kung open ko siya using PowerPoint ng MS, Microsoft. Ayan. So, ito yung PowerPoint sample. Ayan. So, kung napansin nyo, hindi naman siya masyadong lag. Ilang segundong delay, siguro mga 1 second lang. Ayan. So, kung ano yung mag-present doon, nakita na natin sa ating PowerPoint nawala na wirelessly. So, pwede akong gumala kung saan saan na hawak ko to. So, try natin kapag actual na pagkasalita na during a presentation. Ayan. So, kung mapapansin nyo, project na yung sa tablet dito sa aking nakalibad na projector. So, pwede na akong mag-try na mag-present. So, click lang yung slideshow. Then, from beginning, ayan, nagbago na siya. So, pwede na rin ako dito mag-next sa tablet. So, dito, pwede ako maglakad-lakad habang nag-salita. And, so, pwede ko dito ko na-controlling yung aking PowerPoint. So, pwede ko lang i-zooming sa gusto. Or, pwede rin ako mag-drawing. Kung napansin nyo sa likod ko, nakakapag-drawing ako ng PowerPoint na nasa projector. So, hindi ko na kailangan ng clicker kasi sa clicker, next lang and yung pointer yung makakontrol mo. Pero dito, kontrolado mo yung buong presentation. So, yun. And that is how you connect your tablet to a projector wirelessly.